Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. Pasensya na po at medyo nahuli ako. Okay po, so yung meeting po natin ngayon is about kay Moneymaker. So konting paliwanag lang po, sino si Moneymaker? Siya po is dropshipping company. Pero bakit po natin pinupush yung dropshipping company sa Christian or sa atin, sa network natin? Dahil po tingin namin dito at sa mga nasubaybayan na po namin ng mga nakaraang buwan, nakatulong talaga sa youth natin. Saka sa mga kabataan, maging dun sa mga kananayan na wala ng trabaho, nagpo-full time na yung iba nag-aaral, pero nadagdagan sila ng kita. Or parang nagkaroon sila ng full time na kita. So ipapaliwanag ko lang po sa inyo kung bakit natin kailangan. Sino yung mga pwede nating alukan, saka sino yung pwede nating bentahan, saka paano tayo pwedeng kumita. Mga hindi natin napapansin na pera or yaman. So, ang verse po natin dito is Deuteronomy 8:18. Sabi po doon, remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, so that He may confirm His covenant that He swore to your ancestor as He is doing today. Okay po? So, bali, binigyan pala tayo ng Lord ng power to get wealth. So, hindi kabud na lang ibabato sa atin ni Lord yung million, di ba? Binigyan niya tayo ng ability para gumawa ng million. So, ito nga yung topic natin ngayon. Paano natin matatap yung million na yon at yung ability na binigay sa atin ng Lord, paano natin magagamit? Okay po? So, ito yung mga target market natin. Ito daw po yung mga pumapasok kay Lazada. Monthly na tao na pumupunta kay Lazada, 43,380,000 yun po yung pumapasok sa kanya. So ito po yung mga nag-sign in, bumili saka nagbenta. So ganun pala karami yung pumupunta kay Lazada. And then kay Shopee naman po, 74,910 daw monthly ang pumapasok. Hindi po ito pera ha, ito po ay headcount. So ibig sabihin may ganyang kadaming million-million yung pwedeng matap natin na buyer or seller sa Shopee. Then sa Lazada, 1.2M, then Carousel, Metro Deal, and so on so forth. So ito lang po yung top 5 na pwede daw nating pagkakitaan o pwede nating bentahan sa mga e-commerce. So ano nga ba si e-commerce? Siya po yung bago ngayon na hindi mo na kailangang lumakad papunta sa tindahan o sa supermarket. Sa internet lang o sa cellphone nyo, pwede kang bumili saka magbenta. Siguro familiar naman tayo kay Shopee and Lazada. Na pwede na nating mabili doon kahit yung mga nandito sa Luzon, nasa Visayas, nasa Mindanao, pwede na nating mabili nang hindi natin kailangan sumakay ng eroplano or mag-travel. So next po, bali medyo harsh reality lang to, pero dahil gusto nga nating makita kung sino yung mga pwede nating bentahan, ito yung reality ng Pilipinas. So sa latest PSA o Philippine Statistics Authority, sabi dito yung mga low income class daw, 58.4% ng populasyon ng Pilipinas. So paano ba natin malalamang nasa low income class tayo? Ito yung mga kumikita ng 0 to 20,000 pesos monthly. So yun yung mga kinikita niya o yun yung mga income niya, either sahod, salary, or ano, baon, nasa low income class siya pag ganito yung kinikita niya buwan-buwan. Okay? So 58% daw ng populasyon ng Pilipinas nandyan. And then 40% naman daw yung nasa middle income class. So sila po yung kumikita ng 21,000 to 125,000. So medyo maganda-ganda na po yung estado nitong middle income class. Siguro kung nagtatrabaho ka sa office,
pwedeng kinikita mo na yan. Okay? So, meron din naman daw 1.4% ng population ng Pilipinas nasa high income class. Yan yung matatawag nating mayayaman. So, hindi natin market to. Sa Shopee, Lazada, or kahit sa ang e-commerce, kahit sa palengke, hindi natin market tong 1.4% na to. Pero by the grace of God, ito yung tinatarget nating maging tayo. Okay po ba? So, i-claim natin na tayo yan. Magiging tayo yan, yung 1.4%. Pero sa ngayon, itong 98%, sabihin natin nandito pa tayo ngayon. Pero ililipat tayo ng Lord papunta dito, okay? So sa ngayon, kung mapapansin natin, itong 98% na to, ito yung makikita mong bumibili sa Shopee. Ito yung bumibili sa Lazada. Ito yung kapitbahay mo. Ito yung sari-sari store sa tabi mo. Ito yung nanay mo, tatay mo, or kahit sinong kakilala mo na alam mong ito pa lang yung kinikita. So target natin sila. 90% ng Pilipinas, target natin sila based sa PSA. Dahil itong 1.4% na to, binibili niyan mga branded na, binibili niyan mga Lacoste, mga sobrang high value na produkto. Hindi natin siya target, pero salamat sa Diyos, maliit lang sila. Pero maaabot natin po yan by the grace of God. Dahil kung gusto nating tulungan si pastor, kung gusto nating ipatayo yung church natin, tulungan yung kamag-anak natin, dapat po maging ganito tayo. Okay po? Para sa future ng church, para mas marami pa tayong maabot. Dahil yung pera po, hindi siya masama kung sa mabuti natin gagamitin. Okay po ba tayo doon? Hindi po tayo nagpapayaman para lang waldasin o gastusin. Nagpapayaman tayo para mas marami pa tayong matulungan. Okay, so yun po, next slide tayo. So ano ba yung nag-hinder sa atin para maging high income class? O yung 140,000 per month pataas yung kikitain? So ito daw yung mga bagay na pumipigil sa atin. Una, information. Bakit? Kadalasang maririnig ko sa lahat ng inispika namin, sa lahat ng seminar namin, ang naririnig ko sa kanila, hindi ko alam yan. Internet yan, di ko na naabutan yan. O yung iba naman, baka networking yan, baka scam yan, baka hindi legit yan. Tapos yung iba naman, nag-aral pa ako, o iba, full-time ako. Information, ang dami pong tinuturo ngayon sa internet na hindi mo na kailangang bayaran. Hindi mo na kailangang sabihin nating pag-aralan ng ilang taon para maging henyo ka doon. Lahat ngayon tinuturo na lang sa internet. Dati sa company namin, kasi 35 years, nagbebenta kami ng food flavoring. Nagdadala kami kay SM, kay 7-Eleven, kay Robinson's. Meron din kaming export sa ibang bansa. Pero ngayon lang kami inabot ng technology, ng pandemic, na meron na palang mga ganitong Shopee-Shopee, Lazada-Lazada, na hindi mo na kailangang magtayo ng stall, hindi mo na kailangang magbayad ng tao na magbebenta, hindi mo na rin kailangang mag-deliver gamit yung truck mo. Dahil ginagawa na ni Shopee and Lazada to para sa'yo. So yung information, pag sinarado mo na yung isip mo na hindi ko na kaya, doon na rin hihinto yung limit mo. Parang nilimitahan mo na yung Diyos mo na pwede ka pa niyang i-bless. Kasi pag ikaw na mismo yung huminto sa blessing, sinabi mo, limitado na to, ito lang ako. Wala na, wala nang improvement. So hanggat meron pa, kaya mo pa, mag-research ka, alamin mo, matuto ka, magbukas ka ng YouTube para doon sa ikaka-growth mo. Hindi para manood at chismis. Dahil yung information, yan na lang ang kailangan mo ngayon para yumaman. Hindi mo na kailangan ng kapital na malaki. So next natin, complacency. Ano yung complacency? Ang nasa utak mo, nagtatrabaho na ako, kumikita ako ng 10,000 per month, nabubuhay na yung pamilya ko doon, okay na ako. O sabihin natin, stable na ako, ayoko na nung iba pang mga ganyan.
Pero sasabihin ko po sa inyo, ang purpose natin sa mundong to para magbigay, hindi lang para sa'yo. Ang purpose natin sa mundong to para ipalawak yung gospel ng Lord sa ibang lugar. Kung kontento ka na sa 10,000, hindi yan naaabot ng Luzon, hindi yan naaabot ng Visayas, hindi yan naaabot ng Mindanao, lalong-lalo na hindi yan naaabot sa Israel. Okay? Kaya never kang magiging complacent na iisipin mo yung pera sa masamayan, yung pera gawa, mas marami kang pera, mas magiging makasalanan ka. Hindi po. Dahil kung ang magiging mentality natin, yung perang to gagamitin ko para tumulong, napakaliit para maging complacent tayo. Okay, so keep on learning. Kahit hindi pa magrema sa'yo yung naririnig mo, ipag-pray mo, Lord, ito ba para sa akin ba to? Lord, ito ba legit ba to? Ito ba yung pinapagawa mo sa akin? Dahil hindi lahat binigyan ng capability na mag-business. Hindi lahat binigyan ng capability na magtrabaho. Iba-iba tayo ng gift. So, never be complacent. Laging search. Search for more. Okay? So, next natin is financial illiteracy. Kung napapansin nyo, nung high school tayo, nung ako po nakapagtapos ng operation manager, ilang taon kong ginawa yon, pero hindi na maximize sa akin ang teacher ko, baka absent ako nung panahon na yon, yung paano mo iingatan yung perang marireceive mo. Kumbaga, saan mo ilalagay yon pag nareceive mo na? Kasi ang mentality ko dati, pag may dumating na sweldo, bibili ko ng iPhone, bibili kong bagong sapatos, bagong damit, o kaya uubusin ko sa pagkain dahil treat myself, dahil pinaghirapan ko to. Hindi po pala ganun. Kailangan maglagay ka lang ng para sa panggala mo, para sa panggastos mo, pero meron ka rin dapat nakalagay para sa savings mo, saka para sa health bill mo, and para sa investment mo. So yun, yun yung hindi tinuro sa atin. Paano mo i-divide yung mga blessing na nakuha mo? Gaya ngayon, meron pa tayong mga tithes for the pastor, meron pa tayong for the needy. Dapat dinidivide na natin yung financial na dumadating sa atin, dahil kung hindi, mawawalgas lang natin yan. So, yun yung isang humahawak sa atin, bakit hindi tayo makalabas-labas dun sa kalagayan natin ngayon. So, next natin. So, dito na tayo, ano ba yung mission ni Moneymaker? So, yung mission natin is created to support low earners to start their own business without risking their hard-earned money. Okay po, siguro masasabi nyo na di mo naman narating yung kalagayan namin, or masasabi mo na ganyan ka, ganun ka. Lahat po tayo may kanya-kanyang pinagdadaanan. Lahat tayo may kanya-kanyang struggle. Sabihin na natin merong mas nakakataas, may mas nakakababa. Pero yung living standard po niyan pareho lang. Kung tatanungin ko nga kayo kung gusto niyong makipagpalit sa akin ng utang, sa inyo na yung utang ko na million, sa akin na lang yung utang niyo, sa sakyan ko, bahay ko, pero sa iyo yung utang ko, siguro hindi niyo rin po gugustuhin. Dahil kahit anong mangyari, may iba-iba tayong struggle based dun sa comfort ng life natin. So, yun po yung tinuturo natin sa Moneymaker. Kumbaga, dati meron mayayaman na kayang magpondo ng milyong-milyong produkto. Ngayon, ang gagawin natin, ile-level natin kayo sa kanila. Kung ano yung hawak na produkto ng mayayaman, yun din yung hawak nyo. Kung ano yung risk ng mayayaman na pwedeng mapanis yung mga pinondohan nilang produkto, tatanggalin namin sa inyo, i-carry na namin yun. Kung ano yung hirap ng mga mayayaman para i-deliver yung produkto sa palengke, sa supermarket, online, tatanggalin na namin sa inyo yon, i-carry na namin. Bakit namin ginagawa yung ganong risk? Dahil gusto namin i-level yung nasa ilalim na lumaban dun sa nasa gitna o sa mas mataas pa. Kasi yun na po yung pinapagawa ng Lord. Na hindi ka na pwedeng sabihin mo pag huli na, pag matanda ka na, sabihin mo,
Eh kasi ganito ako pinalaki ng magulang ko kasi mahirap lang yung parents ko, mahirap lang pagpalaki sa akin. Hindi mo na masasabi yon. Dahil dumaan na sa iyong opportunity, ikaw na lang yung nag-decide kung ayaw mo. Okay? So wala pong pilitan to. Sinasabi ko sa inyo, hindi po ito networking. Nasa sa inyo po kung gusto nyo, pero pag-aralan nyo, ipag-pray nyo, and then aralin nyo. Napakadami na sa internet na nagtuturo about sa dropshipping. Tingnan nyo kung para sa inyo, then i-compare nyo magkano yung binabayad sa ibang dropshipping, magkano yung binabayad sa atin. Okay po? And then i-check mo ano yung laman natin versus sa laman nila. Yun po yung pag-aralan nyo. So mamaya ibibigay ko sa inyo yung website. Makikita nyo doon lahat ng produkto natin branded. Kung ano yung makikita mo sa tindahan o kay Pure Gold, yun din yung nasa atin. So dadating po tayo doon. So number one natin, to inform. Unang-una sa lahat, gusto muna namin kayong turuan. Lahat ng seminar namin, paano mag-Canva, paano gumawa ng logo, paano gumawa ng website, paano ayusin yung Shopee, Lazada, TikTok, paano ayusin yung mga title ng produkto, libre po. Hangga't nandun ka sa chat group namin, ibabagsak namin sa iyo yung mga seminar, panoorin mo lang, isesend namin yung link ng YouTube, panoorin mo lang, and then mai-inform ka, bandang huli, mamomotivate ka. Yun po yung second na ginagawa namin. Dahil kung wala kang motivation, kung wala kang purpose, ang utak mo lang, paano ako yumaman, sinasabi ko sa'yo, di ka yayaman. Okay? Unless na maging maisip mo na kaya ako nagpapayaman dahil gusto kong tumulong sa gospel, sa purpose, kay pastor, sa magulang ko, dun ka lang magkakaroon ng loob, lakas ng loob mag-business. Bakit? Dahil first year na mag-start ka ng business, isiguradahin ko sa'yo, magne-negative ka. Kasi inaalam mo pa lang paano yung process. Pinag-aaralan mo pa lang paano ka makilala. So kung utak mo, paano magkaroon ng million sa unang araw, sa unang buwan, I tell you, wag mo lang ituloy dahil yung gagawin natin, process ng pangmatagalan. Kung paano ka magiging successful dahil hindi naman nung pinag-aral ka ng grade school lang magulang mo, alam mo na kung ano yung ituturo sa college. So, lifetime journey na merong process, pero ang kailangan mo yung motivation. Bakit mo ginagawang yumaman? Bakit mo kailangang yumaman? Yun muna yung first assignment na dapat mong makuha. And then next, teach. Una, tuturuan ka namin paano gumawa ng Shopee account mo. Walang bayad. Tuturo namin sa'yo. Pangalawa, tuturuan ka namin gumawa ng logo, website, pangalan mo, and then brand mo. After nun, ang tanong mo na siguro, ano yung ibebenta ko? Doon na kami papasok. Kasi si Money Maker, kami yung magsusupply ng produkto na hindi mo babayaran. Okay? Si Money Maker, babayaran mo yung monthly niya, siyempre, dahil meron tayong sabihin nating services. Pero yung produkto, kapital lang produkto, di mo kailangan bayaran. Babayaran mo lang yon pag nabili na sa'yo. So ano pinagkaiba nito pag nag-start ka ng sarili mong store without Money Maker? O una sa lahat, ang pinagkaiba ng Money Maker sa pag gumawa ka ng store na sarili mo, una, bibili ka ng produkto. Sabihin na nating mga grocery, bibilin mo yan. Tapos, ibebenta mo sa store mo. Ang unang tanong ko sa'yo, paano ko napanis yan pag hindi nabili? So, wala na yung puhunan mo. Pangalawa, sino magtuturo sa'yo paano i-market yan? Pangatlo, paano kung nalaos na yung binili mo, tas di nabili? So, sayang na naman. So, kay Money Maker, pag nabili na yung produkto, saka mo lang babayaran yung remittance or yung puhunan. So, lahat to gumagana kay Shopee and Lazada. So, hindi mo na kailangan magbalot, hindi mo kailangan mag-deliver. Kami na yon. Ang kailangan mo na lang, gumawa ng store mo, and then i-market mo yung product na nasa store mo. So, ano pa yung isang ituturo namin sa'yo? Dito pa lang, kota ka na. Dahil tuturuan ka namin paano ayusin yung accounting mo, finances mo.
Then tuturuan ka namin kung paano ma-market yung produkto, mag-ads, mag-discount, mag-coupon, mag-bulk selling, mag-wholesaling. Lahat yon ituturo namin sa'yo. So, bakit mo kailangan pumasok dito? Dahil ito na yung bago ngayon. Kung makikita natin, million-million na yung pumapasok kay Shopee and Lazada, pero hindi pa rin natatap yung market na yon. Hindi natin napapansin may mga yumayaman na tayo okay lang nabili ng bili. Pwede pa lang tayo yung benta ng benta. Okay, so next natin. Do you want to have... Ayan, so panoorin nyo itong video natin. Then susundan ko kung ano ba si Moneymaker after nun. Okay. Do you want to have your own business online using Shopee or Lazada, pero you don't have time dahil nagtatrabaho o nag-aaral pa? O kaya wala kang experience at hindi pa sapat ang naipon mong puhunan? Basta usapang tagumpay at pagpapalago ng negosyo, Moneymaker ang bahalang tumulong sa'yo! Meron kaming mga products ng mga big companies gaya ng grocery, clothes, bags, gadget, packaging items, and more na pwede mo nang ilagay sa iyong store na wala munang bayad. Nasa amin din ang inventory, kaya maiiwasan mong masiraan at hindi mabenta. O diba, risk-free? Di mo na rin problema ang mag-ship at mag-pack ng mga produkto. Sagot na yan ni Moneymaker. So when you receive your order, send us a copy with your payment. Kami nang bahala sa lahat. Hintayin na lang ang buyer na matanggap ang order para makuha mo ang iyong kita. Ganon ka easy. We are also the direct manufacturer, kaya mataas ang markup, and you can earn from 10 to 100% income. But wait, there's more. We have the lowest subscription na may product discount. May malaking income ka na, nakatipid ka pa. Dagdag mo pa ang mga scheduled seminar and guidebook para ikaw ay matuto hanggang maging expert pagdating sa e-commerce. Dahil ang goal namin, gawin kang certified money maker. Kaya saan ka pa? Dito ka na kung saan you are learning while earning. For more question, we have a 24/7 support website at libreng online consultation sa www.moneymaker.ph or sa ating Facebook page na PH Moneymaker. So, wag mo nang patagalin. Tara na! With Moneymaker, you create, you learn, you profit. Ayan. So, sa Moneymaker, bali, meron ta... gagawan ka namin ng store ng Shopee and Lazada. Papangalanan mo yon ng store name mo. And then, lalagyan namin siya ng produkto. Yung mga produkto na yon, ito siya. Lahat ng branded. So, hindi ko mapagkasya lahat dyan yung mga brands natin. Pero mamaya, ipapakita ko sa inyo yung website natin. So, hawak natin si Colgate, si Nike, Adidas, Pampers, Johnson & Johnson's. Lahat ng makikita mo sa supermarket. And then, meron tayong sariling brand. Si Green Leaves, si Instayam, at saka si Playba, which di na natin na isama dito. So, may mga kategory tayo, yun yung pang food, lahat ng nakakain, nasa supermarket siya. And then, meron naman tayong mga damit o mga sapatos, accessories, nasa department store siya. Meron din tayong pang cosmetics, yun yung nasa beauty. So, lahat ng item na to ipapasok natin sa store mo na hindi mo kailangang kapitalan. Yung worth ng produktong ilalagay natin sa item mo nasa 800K to 1.5 million. So, yun na yung pwede mong ibenta na pwede kang kumita ng million. So, tinanggal natin yung rule ng mundo na kailangan may million ka para kumita ka rin ng million. Kasi, di ka aasa na meron kang 1,000 tapos aasahan mo nakikita yung 1,000 mo ng million. Napakalabo po nun. Yung rule lang mundo ngayon, kailangan may million ka para kumita ka ng million. Diba? Kasi merong tubo lang yan at may capital din yung produkto. So buy and sell yan, hindi naman pwedeng ang binenta mo worth 1,000 tapos 1 million yung kita mo. So sa Moneymaker, ang ginawa natin, hihiramin mo yung million namin na produkto, tapos pag nabenta lang, saka mo babayaran. So meron kang binibentang million para kumita ka rin ng million. Ganun siya kadali. So hindi mo problemahin mapanis dahil babayaran mo nga lang pag nabenta ni. So fresh stock yung binibenta mo. So hindi mo rin problemahin na baka laos na yung sapatos na yan,
Dahil babayaran mo lang pag nabenta na. So malaos man yon, nasa amin yung risk, wala sa'yo. Okay? So using shared inventory, so siya yung shared inventory. Kumbaga inventory ko, inventory mo, inventory nating lahat sa grupo natin. So iisa lang tayo ng inventaryo. So using shared inventory system, you don't have to buy products, you can sell in Shopee, Lazada, or TikTok. So pwede kang magbenta sa Shopee, Lazada, or TikTok using your own shop name. So kung dati tinanong kita sino ka, pero ang sagot mo dapat pangalan mo saka kung ano yung kalagayan mo sa mundo. Ngayon pag tinanong kita, kung yari tinanong ako, sino ka Michael? Ang isasagot ko, ako si Michael Concepcion, supermarket owner. Okay? Pero nung wala ka pa dito, ang isasagot mo siguro, ako si Michael Concepcion, trabahante. Ako si Michael Concepcion, nag-aaral. Diba? So, itinaas natin yung social standing mo dahil talaga namang supermarket owner ka na. Dahil lahat ng minibenta sa supermarket, ibibenta mo na rin. Okay? So, yun. So next natin, ano na nga ba yung mga nabebenta kay Shopee? So dito mapapansin nyo 16.2K sold. Piraso po yan. Nabebenta yung Mami Beef Noodles natin. Pansit Canton, 3.4K sold na po yung nabebenta buwan-buwan. And then ito lang, cooking oil, 1.6K sold. Mi Goreng Lucky Me, 3.6K sold. So may bumibenta na ng ganyan. Okay? So existing na siya dahil hindi ako maglalakas ng loob po na puntahan kayo or makipag-meet sa inyo para lang guluhin yung buhay ko. Nananahimik na ako dito na kumikita pero mag-effort pa ako. Kasi bakit? Dahil kaya pa nating umangat at tingin ko ito yung pinapagawa ng Lord sa akin para i-share sa inyo yung blessing na napapakinabangan na namin. Okay? So next po natin, ayan. Sa lip gloss, 1.2, 126K sold, 134K sold. So sabihin natin piso lang yung kita mo or yung tubo mo sa isang lipstick. Kung 134K sold naman, o di may 134,000 ka. So ganun na yung nangyayari sa mundo ngayon na untapped wealth na hindi natin napapakinabangan. Bakit? Dahil kulang tayo sa information. And then next, damit lang po yan, 389K sold. So sabihin natin piso yung kita mo, may 389K ka na dapat. Okay? O sabihin na natin dito ka lang sa 6.6K sold, yung madagdagan ka ng 6,000 per month, napakasama po ba nun? So, ano yung kailangan nating malaman dito? Kailangan ba ng full-time mo na trabaho? Kailangan ba na full-time na tutok mo? Hindi po. Kasi once na may umorder sa'yo, maririnig mo na lang sa cellphone mo yan, may order ka, pre-process na namin. Kami na yung magpa-process ng order, kami na yung magbabalot, kami na rin magdi-deliver. So ang gagawin mo na lang, titignan mo yung order mo, tapos isesend mo sa amin kung magkano yung cost nung nabili sa'yo. Ganun po kasimple. Then, ang next na tanong mo, sino yung mga bebentahan ko? Okay, yung presyo po natin, presyo ng wet market, presyo ni Pure Gold. So, kung yung tindahan sa kapitbahay mo, namimili kay Pure Gold, sabihin mo sa'yo na lang bumili. Or yung ginagamit mo na cooking oil, ginagamit mo na bigas, ginagamit mong noodles, sabon, binibili mo pa sa tindahan, bilhin mo na lang sa store mo. Magkaka-rating ka pa sa amin. Tapos magkaka-item sold ka pa. Kasi lahat po ng binibenta natin, essential na ginagamit mo. Okay? Pero dito, na-upgrade natin yung sarili mo na hindi ka na ikaw lang. Supermarket owner, department store owner, beauty owner, yun na yung ilagay mo sa isip mo dahil yun ka na talaga. Dahil yung binibenta nila sa SM, binibenta mo na rin. So kahit magharap kayo ni Henry C. at mag-usap kayo, ano ka? Tanong ni Henry C, ano ka? Eh parang ikaw, supermarket owner din. Kasi nagbebenta rin ako ng produktong binibenta mo. Okay? So we will
teach you to create your own Shopee, Lazada, or TikTok shop. At nagwo-work yun ng 24/7. Sabihin nating nagtayo ka ng sarili mong grocery store o sari-sari store. Hindi mo kayang bantayan ng 24/7 yan dahil matutulog ka. Or mag-hire ka ng ibang tao pero sasweldohan mo pa. Sa Shopee, Lazada, TikTok shop mo, hindi mo na kailangan bantayan. 24/7 umaandar yan. Okay? At merong nagbebenta sa'yo si Shopee Ads, Lazada Ads, or si TikTok Ads. Sila na yung bahalang magbenta ng produkto mo. Hindi mo na kailangan problemahin. So next, para mag-earn ka, kailangan mong lagyan ng tubo yung mga produktong binato namin sa store mo. So ikaw yung bahalang maglagay ng presyo. Siyempre, meron lang tayong limitation kung hanggang saan ka magbababa para hindi masira yung presyo natin ng ibang member. Pero nasa sayo kung magkano mo ipresyo. Okay, sa sapatos natin ng Vans, kung yari example lang to, 200 ang worth ng Vans is 200 pesos, pero binenta nila ng 700 pesos, tapos nilagyan nila ng discount na 30%, so pumapatak 500 pesos na lang. Napakaganda ng itsura dun sa store nila na naka 30% off sila sa sapatos. Para ka nang yung mismong branch ni Vans na nagdi-discount ang item niya. Okay? So, ganun kadali. Kung dati nilalaro mo, ano yung ipopost mo para maging masaya yung ibang tao, para ma-motivate sila. Ngayon, pag nag-motivate ka sa Facebook, ilagay mo na rin yung link ng Shopee mo. Para habang nag-motivate ka o nagpo-post ka sa Facebook ng anything, kasama na dun yung link ng store mo. Okay? So, nagagamit mo na yung network ni Facebook, kumikita ka pa. Then next, you can supply product to us. Ngayon, kung meron ka palang talent na gumawa ng peanut butter, may talent ka palang gumawa ng bags, ng sapatos, o gumawa ng mga kakanin, pwede namin ibenta yan. At ang makikinabang din yan, lahat ng Christian group na nakasali sa atin. Sa ngayon, meron tayong 100 members. So yung buong 100 members na yon ibibenta yung produkto mo. Hindi mo na kailangan magbayad ng advertisement, hindi mo na kailangan magbayad ng sales para ibenta yung item mo, hindi mo na kailangan mag-ads. Kaming lahat, katuwang mo para ibenta yung item mo. So ganun yung network na binubuo natin para ma-transfer natin yung wealth ng wicked papunta sa ating mga righteous para magamit naman natin sa advancement ng kingdom ng Lord. Okay, so meron pang isa, si Shopee Affiliate. So, kay Shopee Affiliate, pag na-click yung link ng store mo, bibigyan ka pa niya ng 16% income. Labas na sa akin yun, labas na sa'yo yun, basta bibigyan ka ni Shopee ng commission. So, lahat yan information lang yung kailangan, pero pwede ka palang kumita. Yung 13,000 na naging gross niyan, sabihin natin 30% noon kita niya, so parang kumita na siya ng 5K sa 15 days. Okay? Hindi natin nilalahat. So ayaw kong i-sugarcoat sa inyo na ikaw rin, ganyan yung kakalabasan mo. One month, kikita ka ng 20,000, 10,000. Naka-base pa rin yan kung paano mo tratrabahuhin yung store mo. Dahil una sa lahat, tuturuan ka namin ano yung the best way na title sa Shopee. Siyempre, ang unang tinuturo namin dyan, kung ano yung pinaka-searchable. Hindi naman pwedeng kahit anong ganda ng produkto mo kung hindi naman yan searchable o hindi mahanap agad o wala sa first page, hindi yan mabibili. Kahit sobrang mura mo pa kung wala sa first page yan, hindi yan mabibili. So yun yung tuturo namin sa'yo. And the next, ano yung mga picture na maganda? So tuturuan ka namin mag-Canva kung paano mo i-edit yung picture na ilalagay mo. And the next, paano mag-discount, mag-wholesale, mag-Shopee Ads, mag-Facebook page, Facebook Ads, lahat yun binabayaran po sa labas para lang matuto ka. And then pag natutunan mo lahat, pwede ka nang maging freelancer na kumita ka naman sa ibang kumpanya using that skills na binibigay namin ng libre. So ngayon, time mo na lang gaano ka ka-eager yumaman at ano yung purpose mo, bakit gusto mong yumaman. Okay? So lahat po ito, full-time. May trabaho, yung iba, nag-aaral, pero kumikita.
So sana ikaw na yung next na yun. And then next namin, tinuturuan namin silang gumawa ng store nila. Kung mapapansin niyo yung products nitong si Kimi Year, ang category nito, department store and supermarket, may 820 products na po siya. Okay? Lahat po yan item natin. So, merong cream all na great taste, refresh, and then yan, fiesta, chippy. So, lahat yan nakapasok sa store niya nang hindi niya binibili. Ang worth ng 820 na produkto na yan, kung bibilin niya ng sariling fund niya, nasa 1.3 million na. Pero nagbabayad lang siya sa amin ng 200 pesos per month. Okay? Pero sa inyo, binabaan ko pa nga dahil sabi ko kay Pastor, hindi po ako magtataas sa inyo. So parang 100 pesos per month yung binigay ko kay Pastor. Pero sa labas, 200 na ako. Bakit? Bakit natin gustong tulungan yung Andyan? O bakit natin gustong tulungan yung Christian group? Kasi okay na kami. Naranasan namin. At yung bisyo namin ngayon, paano na lang iparanas sa iba? Para yung purpose naman nila yung magawa. Dahil pag akyat nating lahat dun sa taas, isa lang naman yung ikakahiya o ikakaproud natin eh. Yun yung nagawa ko ba yung pinapagawa sa akin. Okay? So yun yung goal natin dito. Hindi para humanga si kapitbahay, humanga si magulang, humanga si pastor. Para humanga yung nandun. Na maging proud ka, Lord, nagawa ko. Okay? So dito tuturuan ka namin gumawa ng sarili mong store. At ang focus mo dito yung rating. Mapataas yung rating. At para mapataas mo yung rating, unang tinuturo namin, ikaw muna yung bumili sa sariling store mo. Kasi hindi ka pwedeng umasa sa iba. Okay? Dahil pag nakita nung iba yung store mo na wala pang bumibili, kahit ikaw yun, may nakita ka sa Shopee na wala pang bumibili, wala pang rating, magtitiwala ka ba? Di ba hindi? So ngayon, kung bumibili ka naman ng kape, bilhin mo muna sa sarili mong store. Kung bumibili ka naman pala ng 7 pesos na tubig, bilhin mo muna sa store mo. Okay? Kasi ikaw muna yung sumuporta sa sarili mo bago ka suportahan ng iba. And the next, ito yung mga category natin. So may grocery, personal care, apparel. Yan yung mga damit. Meron tayong Shein, meron tayong Patpat, meron tayong Bangkok, meron tayong Salora. Lahat yan ipinapasok natin isa-isa na branded. Hindi tayo kumukuha ng imitation, okay? And next natin, we know workout namin na magkaroon talaga tayo ng higher brand gaya ng Louis Vuitton, Lacoste, na maipasok natin. Pero sa ngayon, focus muna tayo dito. Well, ang target natin yung 98% ng population ng Pilipinas. Yun yung middle to lower, okay? Then yan, sapatos, pet care, apparel, makeup and fragrance. Then next natin, tuturuan namin kayong mag-design ng sarili nyong Shopee Shop. So pag pumasok ka dito, pakinabangan mo kung ano yung mga libreng turo. Dahil once na matutunan mo yan, hindi ka naman namin i-hold eh. Gumawa ka ng sarili mong store. Kung tingin mo, yun yung gusto mo. Pero yung mga matututunan mong learnings, napakaliit sa 100 pesos per month. And then, tuturuan ka naming mag-Facebook page, gaya nito si Teacher Beng. So, meron agad siyang 247 likes and 356 follower. Dahil once na may in-update kaming produkto, ina-update niya rin sa shop niya. Para na siyang distributor ng produkto o meron kaming bagong produkto. Hindi nyo kami kailangang i-mention na galing kay Moneymaker yan. Ilagay nyo na kayo mismo yung bumili ng produkto. Okay? So para ma-build up yung store nyo, ma-build up yung company nyo. Dahil hindi mo natatawaging extra yan kung company na mismo yan eh. Million na yung hawak mo eh. Okay, the next. Meron tayong mga YouTube link. O tuturuan ka paano mag-affiliate, ano yung best selling, paano mag-automate using Facebook Meta, edit price. At meron tayong mga speaker na kumikita na ng 7 to 8 digit monthly. Na pwedeng i-share sa atin kung paano yung mga successful stories nila. Then next, ayan, mayroon tayong Zoom meeting.
per month meron tayong ginaganap na 4 na seminar, 3 seminar. Di pa kasama dun yung YouTube na sinesend natin ng mga guides. Then ayan, yung mga schedule ng seminar natin, gaya nitong January, meron tayo nung 3, 10, 17, and 24. Pwede kayong umattend dito sa opening natin, free for all to. So about sa packaging, pag nag-start ka ba ng produkto, dapat ba maganda yung packaging mo? Ano dapat nakasulat doon? Nutritional packs, saan mo makikita? Expiration date, paano mo magagawa? Tinuturo na po namin lahat yun ng libre. And then rebranding. Kung may nagustuhan kang produkto namin, tas gusto mo, pangalan mo yung i-brand mo, tinuturo din po namin yan. Libre po yun. Pero meron tayong mga pang subscriber na o member na. Ganyan, all, then members only. Dahil tinuturo naman namin doon, ano yung magiging strategy na pwede silang mas lumamang sa iba. Kasi syempre, hindi naman pwede lahat ituro namin. Okay? Unfair naman yun sa mga nagbayad na. So, yun po yung money maker. I hope na intindihan nyo. And punta na po tayo sa question and answer. Hi sir, ang first question po namin, so if ever po na magkakaroon kami, kami lahat sa grupo ng store, bawat isa po sa amin, pwede po ba na yung, halimbawa ako, iba yung product na isi-sell ko, iba din sa iba, or pare-pareho po kami ng product na isi-sell? Bali po may category tayo per product, gaya po nito halimbawa. Ito po yung website natin na siya yung parang nagiging catalog. So meron po tayong supermarket. Ito po yung lahat ng pagkain. Kita nyo po yung nakashare? Yes po. Ayan po. Wait lang po. So para ma-visit nyo po ito, moneymaker.ph lang. www.moneymaker.ph. So meron pong 700 items yung nasa supermarket natin. And kung titingnan nyo po, medyo familiar naman yung mga brand niya. Ayan, Nestle, Nesty, Nescafe. So, para lang din po yung pag nagtinda kayo ng tindahan. Di ba po, pare-pareho kayo ng binibenta sa tindahan, pero iba-iba naman po yung market. Kasi usually po, dun sa mga na-startan na natin, hindi naman din sila nakikita-kita sa market dahil ang bumibili, taga Luzon, taga South, taga Mindanao, taga Visayas. So kung mapapansin nga po natin yung presentation natin kanina, nasa 4 million monthly yung tao na bumibili kay Shopee and Lazada. So kung hindi man po bumili yung kapitbahay nyo o hindi man sa inyo bumili yung kapatid nyo, huwag po kayong mag-alala dahil may 4 million po na pwedeng bumili sa inyo. And then yung mga binibenta po natin, mga essentials naman po na talagang kailangan mo sa bahay o kailangan mo sa personal na gamit mo. And then yan po yung sa supermarket natin, department store naman. Ito po yung mga sapatos, chinelas, damit, pants, yan po. So hindi pa po lahat nakalagay diyan pero may mga pictures po yan nakasama. So ito nga po yung sample kay ito, Doña Sally Online Store. Ganito po yung lalabas na itsura ng store nyo. So may mga category po yan. Halimbawa kailangan mo yan sa baby and kids, laruan po kasi yan. And then sapatos, halimbawa sapatos ibibenta mo. Ngayon kung damit naman yung gusto mo, ayan. So mayroon pong mga variation yan and may mga picture na rin nakasama. So wala po kayong babayaran na kapital sa mga produkto na yan pero maibebenta nyo na. Okay po? So pagdating naman po sa damit, i-click-click nyo lang tong groceries. Ayan, nandyan na yung mga foods and groceries, mga snacks na usual naman nating binibili. Or halimbawa, kadalasan po dito yung ginagamit nila sa church pag mga seminar or Sunday, doon na nila sa store nila binibili. Di na sa tindahan. Yeah. Ayan po. So, andun yung opportunity na pwede kang kumita pag binenta mo sa iba, andun din yung opportunity na pwede mong gamitin na personal use mo.
So pagdating naman po sa pag-edit ng pricing, ganito lang po yan. So halimbawa, nandun tayo sa main ng Shopee. Ito po using desktop. Meron naman tayong guide na using mobile. So halimbawa, andyan ka sa main ng Shopee. Kung mapapansin nyo, may seller center sa top left corner. Yan po yung sa mga nagbebenta sa Shopee. Ituturo naman po namin to, pero bigyan ko lang kayo ng konting guide. So, ayan po, meron daw 20 people. Kita na pang umorder. Ayan, so, ito yung oras na umorder. So, ang conversion rate daw natin per day, ganyan. Hindi nyo naman po kailangang matutunan lahat yan. Pinapakita ko lang sa inyo. And then, pagka-receive mo ng account mo, ang una mo lang gagawin itong My Products. So, ito po yung website natin, parang catalog. Dito po kayo mamimili kung supermarket kayo, department store, or beauty. Okay po? Sa supermarket po, meron tong 100 products. Yung products po ni supermarket, ito po yun. Yan. Lahat ng grocery item, lahat ng kain. Okay po? And branded po yan. Kung bagayan yung binibenda sa tindahan. Ang worth po ng laman ng supermarket natin nasa 1.1M o 900K worth ng item yung ilalagay sa store mo. Okay po? So lahat po siya produktong nakakain. Then sa department store, ito po may 400 products yung nasa loob. So, meron siyang passion for women, teens, clothes, bags, yan po. So, ang worth naman po nito nasa 700K pa lang kung ilalagay sa store mo. So, ano ang magiging itsura ng store mo once na nailagay natin yung supermarket saka department store? Okay po? So, ito po yung kakalabasan ng store mo. May 668 na produkto. And then, ibebenta mo dyan magkasama na yung mga damit sa kapagkain. Pero, nakakategory naman po siya. So, hindi malilito yung buyer. So, pwedeng pindutin ng buyer na yung mga sapatos or pindutin ng buyer yung mga grocery. Okay po? So, ang puhunan po para makapagbenta ka ng 1.3M, sa isang taon po, 1,200. So kung i-divide natin yun monthly, 100 pesos per month. Okay po? So sa isang sapatos pa lang po nito, ito yung price list natin. Kita nyo po yung price list? Hello po? Yes, sir. Ayan po. So sa price list po natin, ito yung ibibigay namin sa inyo. So, ibabato namin sa inyo ng 633. Pwede nyo na pong lagyan ng tubo yun. Pero yung nilagay namin sa Shopee nyo na pang default na tubo, 759. So, ang mangyayari po nyan, ibabawas nyo yung 633. Ah, wait lang. Hindi ko makita yung minus. Minus 759. Mayroon ka 100. Hindi nyo po i-edit yung price nyo, which is nire-recommend namin na baguhin nyo yung tubo, meron na kayong 126 pesos sa isang green leaves pa lang. Okay po? Okay so, po yun. Bibigyan namin kayo ng presyo o remittance, kayo ang bahalang magtubo. So once na mabili sa store nyo to, nabili ng customer, saka nyo lang babayaran tong 633. Hindi nyo po kailangang magbayad habang binibenta nyo sa store nyo. Nagkakaintindihan po ba tayo doon? Babayaran nyo lang siya pag nabili na. Para po matanggal namin yung risk sa inyo na kailangan nyong magpondo para sa produkto. So babayaran nyo lang pag nabili na. And then hindi rin po namin... hindi rin kayo may hawak ng produkto, so hindi kayo ang magbabalot saka magdi-deliver. Dito na po sa amin, sa Bulacan, gagawin yun. So wala pong mapapanis sa inyo, masisira o hindi mabebenta. Sagutin na po namin yun.
So ganun po yung question po kanina, kung yung binibenta ba nitong church member natin, ibibenta mo rin. Yes po, may pagkakataon na ganun. Pero po, kung ang target nyo naman ibang tao o yung 3 million per month na pupunta sa Shopee, hindi rin po kayo magkikita-kita ng binibentahan. Unless na ang gusto nyong bentahan ay yung ginagamit sa church, syempre, pag-usapan nyo na lang po kung sino yung kay noodles, kung sino yung kay kape, kung sino yung asukal, yun na lang po. Uy, akin yan. Pero based po sa experience namin, mas malaki pa rin po yung buyer using Shopee ads or Facebook ads. Dahil yun yung mga tinatawag namin silang organic, hindi mo kakilala, pero bumibili sa store mo. Ayun po. Another question po. Hello sir. Sir, kasi parang medyo ano kami, loading pa. Halimbawa po, di po ba mayroon kaming, ano to, may store na kami. Ayos halimbawa, po. May store na po kami. So pag may nag-order, may nag-click doon sa aming page to order, ang mangyayari po ba, ibabato pa namin sa'yo, hindi direktang papasok sa inyo. Pag nag-order sila, hindi nagda-direct sa inyo, sa amin muna papasok. Okay, kapag hindi po ba nakalink, hindi po ba nakalink yung order na yon sa inyo, kung hindi kami mismo ang magpapasa sa inyo? Bali po, nakalink po sa amin yon. May kita namin na may dumating na order, pwede na po naming i-process. Okay po? Pero kailangan po namin kayong kontakin. Bakit? Kasi bago po namin ibalot yung produkto saka i-deliver, sisingilin muna namin kayo kung magkano yung produkto, yung remittance o yung presyo ng produkto na wala pang tubo. So kung halimbawa po, in-order sa inyo, ang binili sa inyo, isang litrong mantika. Ang presyo po sa amin nun, 100 pesos, pero ginawa niyong 150. Okay po? Para may 50 kayong tubo. Bago po namin ibalot yon saka i-deliver, babayaran niyo po sa amin yung 100 pesos. Okay? Then pag na-receive po ni buyer yung mantika, babayaran niya yung 150, papasok yung buong 150 sa Shopee account niyo. So kayo lang po ang may hawak nung Shopee account niyo, dun papasok yung perang na pagbentahan. So ang ibig po pala talaga sabihin, mamumuhunan mo na kami. Tama po ba, sir? Mamumuhunan po kayo dun sa sure na nabenta na. 'Di ba po pag nagtindahan tayo, mamumuhunan tayo nang wala pang bumibili. Tayo na bibili. Sa atin po, pag nabili na, saka lang kayo mamumuhunan para sure benta na. Ayun po. Kailangan din talaga namin na may... Pero wala din rest kasi wala ka rin ang bili. Wala ka rin ang bayaran. Okay lang yun. Na, ano, ang point lang, siyempre, paano kung malakihan yung... malakihan. Doon na kami na medyo napalaki ang mata ko. Parang sir, parang ano ba sir? Ganito sir. Pag malakihan na yung purchase niya for this month or for this, parang ganun po ba? Ano, umabot na nang sabihin na lang natin medyo malaki akong mag-isip pero mataas ako masyadong mataas yung pangarap ko sa business na ito. Paano kung nasa 100,000 yung purchase nila at wala na 100,000, yun naman po ang magiging problema ko. Kahit na mayroon ako tutuboy ng problema, hindi ko maibigay, hindi ko kayo mabayaran agad ngayon. Opo, opo. Nangyari po sa atin yan. Pero medyo matagal na po, gumagalaw na yung produkto niya. Gaya po nito, check nyo po ito. Wait lang po. Halimbawa po yan, 500 pesos yung in-order sa kanya, sa store niya. Pero wala po siyang 500 pesos. Okay po. Ang worth po nito sa atin is 450. Pero nabili po sa kanya ng 503. So wala daw siyang pambayad ng 450. Okay po. Ang ginagawa po namin doon, kailangan po namin, kung hindi mo talaga kayang gawa ng paraan, i-close namin yung account nyo. Pag nabayaran na siya ni customer, kukunin namin yung puhunan. Ganun po.
So hindi mo naglabas. Kaso kasi kinakatakot lang po namin kung sakaling hindi kayo mamumuhunan pero i-deliver namin, paano kung medyo malaki yon tapos hindi niya na ibinalik sa amin? Yun po yung... Actually, sir, yan din yung fear namin. Kumbaga, same tayo ng case ba? Parang hindi naman sa nagdududa kami. Siyempre, ang titingnan naman natin ang pagkakakilala. Kumbaga, ganun po talaga, di ba? So parang, siyempre, kung may ganun, may mga ganung case, parang baka mag-alala din kayo, baka hindi dumating. Kasi siyempre, yung customer sa amin din magiging ano din namin sa tindahan kapag dumating. Yes po. Kasi parang ganito sir, mauuna kaming magbayad, di ba? Tama ko ba? Opo, opo. Nung ishinip na po na produkto. Yung ishinip mo na produkto ay mauuna kaming magbayad. Parang ganon. Ibabalik sa akin. Oo. Actually, hindi naman lahat ng customer. Mamaya naging cancel niya. Kasi yung ano, sir? Hello, yes, sir. Opo. May cancellation po ba kayo sa pagdating sa mga orders? Alimbawa po, yes po, may na-cancel po sa atin dahil nabasag po yung makapuno. Ang ginawa po natin doon, ni-refund po natin lahat, tapos nagpadala pa po kami ng bagong makapuno doon sa buyer. Pero may mga ganitong case kasi, sir, Alimbawa, nag-order, tapos... Nung nakita niya parang hindi, sabihin na natin, ganito, parang bigla siyang walang pera. Hindi niya po nireceive. Hindi niya nireceive. Apo. So ano pa magiging case to? Halimbawa, okay lang kung dito taga-church namin yung nag-order. Apo. Nangyari po sa atin yan. Apo. Nangyari po sa atin yan. May mga ganyan nga pong nangyari. So ang ginawa po natin diyan, una sa hindi na receive, pinapa-block na namin kay shop owner yung account nung umorder na ganun. Parang joy buyer po kasi ni tinatawag namin. Parang nang trip lang. So blina-block na po namin 'yon. And then yung na-receive po, binabalik namin kay shop owner yung binayad nilang remittance. Okay, balik din tayo. Ano, hindi na balik din. Kasi po, ang mag-handle naman po nung delivery fee is yung si buyer. Ngayon po, nire-report po namin kay Shopee yung reserve buyer. So, si Shopee na po ang nagbla-block dun. Pero kayo, magka po, i-bla-block nyo rin para hindi na kayo balikan. Kasi may mga ganun po talagang nagtitrip eh. Minsan naman po, hindi naabutan, so bumabalik po yung ano. At isa po sa naging problem din namin, si JNT nung Pasko, nung sale, medyo nagkasabay-sabay yata, kaya nagkawalaan yung package. Ini-return din po namin yung remittance ng mga customer natin. Yun po. Sir, pag halimbawa pag sa supermarket po yung pinag-usapan natin, most probably mga ilang araw po ba ito dumadating? Ayun po, dahil po nandito sa Luzon yung main delivery natin o drop off sa Luzon to Luzon po, 3 araw. Kahit po kapitbahay lang namin, 3 araw yung process bago dumating. So 3 to 4 days po. Pero Palawan. Yung halimbawa ng Palawan or sa Cebu, yun po inaabot po ng 5 to 6 days. Pati sa ano sir, pati department store. Opo, kaya po I suggest po na ang focus natin po organic buyer. Kung Palawan po tayo or kung makakapaghintay naman po ikakilala natin, sabihan na po natin na ang drop off natin andito po sa Luzon, kaya may matatagalan na. Pero yun ang pinaka-maximum niya, sir? Opo, 6 days po yung maximum. Pero yun nga po, depende pa rin dun sa carrier. Kaya lumipat po kami ng Shopee Express dahil si JNT parang naaligaga nung Pasko. Di niya kinaya yung dami ng delivery.
Matagal yung iba. Opo. Kahit sa Facebook niyo po i-search, talagang nangyari po. Isang buwan nga, sir. May mga parcel pa kami na isang buwan. Hindi pa dumating. Actually, more than one month na eh. Maliit na bagay lang. Pero syempre, ano yun, yung in-order namin ay piyesa ng motor. Hanggang ngayon, eh, nagbumili na ako ng bago. Kasi parang, ano, one month na wala pa. Yun nga po. Eh, ang hirap po nun kung halimbawang kayo yung nagpondo ng sarili niyong store, pag naiwala po yun, bawa sa inyo lahat. So, lugi. Dito po sa Moneymaker, kung mawala man yun, kami po yung ano, nag-take risk ng produkto. So, parang yan ang ano, sir, yung security din po ba? Halimbawa, katulad yan, hindi pa na nare-receive nung nag-order. Almost a month na hindi pa nare-receive. So, pwede namin i-ano sa inyo? Or paano ba yun, sir? Opo, i-re-refund na lang po namin. Okay. Kasi ang point, sir, after one month na akong nakapagbayad sa inyo, tapos wala pang pumapasok sa akin dahil hindi pa nakakarating doon sa nag-order. Opo. Yun nga po, sa atin po ang pinakamatagal na 10 days tapos i-refund na po natin. So, ibig sabihin i-refund? Opo, ibabalik po natin kasi 10 days canceled order na po yun eh, kundi pa nare-receive. Sir, next question, sir. Yes po. Paano namin makukuha or maibigay sa amin ang aming, halimbawa na sir, usapang diretso na rin naman, ang kita namin. Ayun po. Saan ilalagay? Saan din ilalagay yung aming ibabayad na 100 a day, parang, ano yun, saan ba yun sir, yung 100, yung 1,200 is for? Subscription po natin yun. Subscription natin. Para ma-carry natin yung mga produkto. Pag hindi kami nakapagbayad, sir, anong mangyayari? Bali po, 1 year po yung bayaran natin, 1-2. So, bayad na po yung isang taon nyo. And then, pagdating naman po dun sa, halimbawa, in-order nga po sa inyo tong 500 pesos, hindi nyo talaga kayang i-provide, kami na muna po ang mag-provide. Kaso babantayan po namin yung account nyo na pag papasok po kasi lahat ng benta sa Shopee Pay nyo. Sa mismong Shopee nyo. Okay? So babantayan po namin kung pumasok na sa Shopee Pay nyo, kailangan nyo pong isend sa amin yung bayad. So, sir, secured naman ang Shopee Pay namin, account namin doon. Yes po, Shopee po yan. Opo. Saka po, sarili po kayong security password na hindi namin alam. Okay. Opo. OTP po niya nandiyan sa cellphone nyo. Yung one-time password. Once na mag-deposit o may pumasok, mag-a-alarm po yan sa phone nyo. Kasi alam niyo naman po ngayon, di ba, may mga na-scammer. Okay. Ano ito tawag yun? Marami po kaming nadaanan na ganyan, mga networking. Kaya alam din po namin yung pakiramdam. Ayan po. Sir, kung magre-register kami, ano yung unang, paano, ibig sabihin, may sarili kaming account no, sir? Kasi yung sarili naming store? Opo, ang una po naming nire-require, SIM card na wala pa pong nailalagay na Shopee or Lazada. Kung Shopee po'y kukuwanin nyo, SIM card po na hindi pa nalalagyan ng Shopee. Para po, kasi pag nalagyan na po ng Shopee yon, kailangan nyo pong i-delete yung Shopee na nakaregister sa SIM card na yon. Ayun po. Tapos po noon, kailangan namin ng tatlong pangalan ng store para kung hindi gagana yung unang store na pangalan nyo, yung pangalaw ay gagamitin natin. So, meron po tayong registration form. Ito po yung itsura niya dito sa website natin. So, itatanong po dyan yung pangalan nyo and then paano nyo nalaman yung Moneymaker. Facebook link nyo para makokontakt namin kayo ng messenger. Then, email nyo, phone number, street, then yan. May mga question lang po. May sarili, meron ka na bang Shopee account?
O may Lazada, kasi dyan po namin malalaman kung yung SIM card mo na registeran mo na. Then kailangan mo pong panoorin to, paano mag-edit ng listing saka ng price. Then itatanong namin kung kaya ka mo bang mag-edit ng price at listing based dun sa video or willing to learn ka naman. Kasi kung hindi mo po kaya o e-effortan yung listing saka pricing, ina-advise po namin na huwag ka nang sumali. Dahil puro listing and pricing po yan. Parang pag halimbawa nag-start ka ng sari-sari store, di ba ayusin mo dapat yung tindahan mo, dapat meron kang listahan ng binili mo, saka kung magkano mo ibebenta. So parang ganito rin po ito. Parang nagtayo ka ng sarili mong business. So kung hindi mo papakialaman yung ganda ng store mo, saka yung presyo ng store mo, parang baliwala yung business na ginagawa mo. Parang naglalaro ka lang. So ayaw po namin na parang naglalaro ka lang. Dapat isipin mo na puhunan mo to, business mo to, kaya tratuhin mo na kikita ka. Hindi yung wala ka lang magawa sa pera mo. And then welcome store, parang welcome to my store, bili na kayo mga suki, presyong divisorya, ganon. Yun yung ilalagay po namin sa lahat ng produkto nyo para hindi kayo magkakamuka ng product description. Then nasa baba nun yung information ng produkto na binibenta nyo. And then next, ito po yung preferred store name. Diyan nyo po ilalagay yan. Dito na po kayo mamimili. So sa ngayon po, 2,400 na kami sa iba. Pero napangako ko po kay Pastor na 1,200 lang ang sisingilin ko sa kanya at sa member niya. So sa 1-2 pa rin tayo, pero checkan nyo rin po yan. Huwag nyo nalang pansinin yung 2,400 dahil sa ibang church na po yan. Ito, ang iti-check namin, sir, yung Shopee Supermarket, opo. Shopee Department. Kada lahat isa po nito, 1,200. Kung supermarket ka sa Shopee, 1,200. Kung kukuha ka rin ng Lazada na supermarket, another 1-2 po yun. Kasi isa pong first category, sir. Hello, sir. Yes, po, per yes. Category, per category is 1,200. Ah, yes po. Ah, akala namin, akala ko ano, all out. Po, kasi po, kada isa po nito, merong nang magbabantay na kada 10 na supermarket, may isang BA kami o virtual assistant na mag-aasikaso. Tapos, yun na rin po, binabayaran din po namin yung sistema ng store system. So, yun po. Even po sa magbabalot, kada benting sumali po sa atin, kumukuha kami ng isang tagabalot. Ganun po. So, lahat po yun may expenses. Gustuin man po namin ilibre, pero hindi po tayo magtutuloy-tuloy kung lahat gagawin naming libre. So, kailangan din po na may mag-sustain nung sistema natin. Then yun po, mamimili po kayo dito kung saan kayo magbabayad, either GCash, BPI, PNB, Union Bank. And then, pag nakabayad na po kayo doon, screenshot nyo lang, and then upload nyo lang po dito. After po noon, i-message na namin kayo, gagawa na po namin kayo ng logo, gagawa na po namin kayo ng title, and then wait lang ng 5 days to 7 days, ready na yung store noon. Nandun na lahat ng produkto. Sir, so, halimbawa doon sa ano, sa halimbawa kumuha ako ang inano ko, sinubscribe ko is supermarket, department store, and beauty and health. So ibig sabihin, magma-monthly ako ng 300. Bali po, 1 year po yung bayaran natin. So, 300 per month. Year na po yun. Kasi tatlong store ang tatlong marketing. Parang 300 po yung worth yun per month. Pero 1 year po kasi bayaran natin. So 36 po ang halaga nun. Ganun po. Another question po. Anong patanong pa? Kailangan natin ng para registration. Ito po. Ang registration namin, sir, ang payment namin sa registration ay doon kami pipili sa tatlo?
Opo, ma'am. Kung halimbawa napili niyo po itong supermarket ng Shopee, meron naman pong mag-a-assist sa inyo. O magme-message sa inyo. So, siya na po yung kakausap sa inyo kung magkano yung babayaran nyo. Ay, hindi. Ilalagay nyo po pala to. Then, after po niya ma-receive tong form nyo, i-message niya na po kayo kung ano yung step para magawa natin yung store. Ano itatype bago ano para lang maka... Ano ba? Yung apps ba? Moneymaker.com? Opo. Eh, isi-send ko po sa inyo. Bali, ito po siya. www.moneymaker.ph. Yan din ang ano, para maka-registration. Opo, dito po 'yun sa subscribe now. Kahit hindi na po kayo mag-login o mag-register sa site, click nyo lang po itong subscribe now. So meaning sir? Yes po. Gagamit kami ng bagong SIM na walang ano, walang Shopee. Walang Shopee at saka walang ano pa, Lazada. Kung Shopee po kayo or kung Lazada po kayo. Halimbawa po, meron po kayong Lazada sa SIM na yon, pero Shopee naman yung gagawin nyo sa amin, pwede po yon. Basta kung ano po yung store na i-register nyo, dapat wala rin pong ganong store dun sa SIM card na yon. Kasi di ba pong maggawa ka ng account sa Shopee, number ang pinakaya. Opo. Kaya kailangan mo ng bagong SIM kung mayroon kong access yun to o opo. Tapos isa po sa Gcash, sir. Wala naman problema sa Gcash. Opo. So, pag may umorder po sa inyo, tapos nag-remittance kayo sa amin, pwede rin pong dyan nyo isend sa mga payment method na yan. From Gcash, gano'n. Opo, ganun po. So, ayun po. Shopee Pay na yun. Apps na rin. Okay. So may ano isa pa sir. Syempre alam mo naman yung ano yung hindi kumbaga yung ano ba tong tawag dito. So pag nakapag-register na kami automatic yun in one year namin babayaran namin yung aming dues sa iyo. Yung ano register. Ano po yun? Parang isang bayaran lang po yun. Bali kung 1,200 one year na po yun. Ah. Ayun, 1,200, one-time payment. Tama ba, sir? O 100 per month? One-time po yun. Opo, sa one year na po yun. Ah, one-time payment, yung 1,200, na kung titingnan ay 100 per month. Parang ganun, sir. Ganun po, opo. Ako kasi ang pag... Loading ba ako? Pareho tayo. Sabi ko, sinibas, kung pwede kang mag-monthly. Ang pagkakaintindi ko kasi namin sa pagkakapaliwanag ay 100 per month ang aming ibabayad. Kasi po, kaya po natin ginawang ganon dahil ito pong business natin, medyo mahirap ka pang kumita sa simula dahil nag-aaya ka pa lang ng buyer or ng follower. Eh paano po kung pinagpagudan mo na sa simula, tapos napansin mo bakit wala pang bumibili sa akin, umayaw ka na. Nung pala next month papapasok yung mga bibili sa'yo, so sayang na. So kaya ginawa po nating one year para yung buong proseso po maituro namin sa'yo. Ganun. So pwede naman po siguro naming pag-usapan kung kaya nating i-6 months para 600 pesos lang. Pero yun nga po, investment po siya. Kumbaga, kung ikakain mo lang din naman siya sa Jollibee o ipang soft drinks mo lang din, dun ka na sa kikita ka. Kasi dito po, pwede kang magbenta ng worth million na kumita ka rin ng million. Pero depende pa rin sa sipag mo. Ngayon, kung medyo mabigat po siya, pwede naman pong pag-ipunan muna or pag-isipan muna kung ito ba ay para sa'yo, kung kaya mo ba. So, meron naman po tayong chat group na gagawin. Depende po sa guidance ni Pastor. Doon po, magsisend kami ng mga links, videos na pwede niyong pag-aralan muna. Sir, halimbawa, for now, ang kinuha ko, ang sinubscribe ko is supermarket.
Tapos, after 1 month, ay gusto ko na rin pasukin ang department category. Okay lang. Okay lang po. Na hindi sila magkakasabay, na hindi sila magkakasabay i-subscribe. Opo, pwede po yun na ilagay natin sa same store nyo. We recommend na isang store lang gamitin nyo para pag nag-Shopee ads kayo o may mga review na kayo, nandun na lahat. Kesa yung gagawa kayo ng panibagong buyer, mas mahirap po yun. Pero pwede po yun, magkaibang store or same store. Po. Ganun po siya. Sir, ikanong sa? Kano kayo? Kano ka lang? Mga bata. Okay na. Wala na? Wala na ba? Meron po tayong Canva tutorial or yung ginagamit po namin pang-edit gaya po nito this coming 17. Attend po kayo. Libre lang po yun. Tapos meron din po tayo next po nun yung rebranding tutorial. Libre din po. So pwede nyo naman pong ma-maximize muna yung mga pre natin habang nag-iisip kayo. So ibig sabihin sir, kasi ako ay full-time worker ako sir. So meaning sa gabi sir okay lang mag-work sa store. Bali po kasi dito, pwede naman po kayong mag-deposit na agad ng gagamitin naming repeatants para kung may order sa inyo, hindi na po namin kayo kukontakin. Diretso na yun na ipra-process namin sa i-deliver. Ang magiging work nyo lang po dito, yun din yung nire-recommend namin, at least per day mag-edit lang kayo ng 5 produkto. Halimbawa, ito pong Jack and Jill mini pretzel. Lalagyan nyo lang po yung pretzel, ilalagay nyo lang po sa unahan. Tapos Jack and Jill sa gitna. Para nga mangyayari, pretzel, Jack and Jill. Tapos yung store name nyo. Kasi mas marami pong nagsesearch ng pretzel kesa kay Jack and Jill. Okay po? So yun po yung mga ituturo naman namin yun. Kung ano yung the best na ilagay mo sa na title sa produkto mo. Gaya po nito, Metronome One Up World Balance. Alam po ba nung iba yung metronome or alam ba nung iba yung One World Balance? Hindi naman po, di ba? Kaya ang ituna po natin, Mencius muna. Mencius Metronome One Up World Balance. So i-edit mo lang siya. Then, yun na. Kahit maglagay ka lang ng 3 or 5 in-edit mo per day, okay na po yun. Gaya po nito, so my product, yan, RDL, baby cleanser papaya. So i-edit lang po yan. So itong papaya, ilalagay ko lang dito sa unahan. Kasi mas maraming nagsesearch nung papaya. So ganyan, papaya, RDL, baby paste. Ganyan po yung mangyayari. And then, papalitan ko lang yung presyo. Sabihin natin, ayoko na 256 yung presyo niya. Gusto ko 270 siya. So, ayan. Magiging 270 siya. Then, update. Yun na po yung lalabas sa kanya. So, papaya RDL. Then, 270. Asan yun? Ito po yung 270 na ina. Pero naman sa tayong YouTube kung paano i-edit po yan isa-isa. Pero lahat produkto nyo na. Lahat yan, binibenta nyo na. So, for free will kung babaguhin nyo yung produkto o babawasan nyo. Yun po. Then, tinuturo po din namin kung paano i-discount yan. So, kung i-discount mo siya, yung 270 na nilagay natin. Shopee Pay din. Ayan. Opo, may Shopee Pay din. Ibig sabihin, sir, may Shopee Pay din kami na account. Andito na o, po yun. Kasama na po kay Shopee yun. Opo. Yung Shopee Pay, may kita nyo lang po yun dito sa finance. Ayan po. May balance nyo, bank account nyo. Andyan po yan.
So may verification po yan, kaya di namin nagagalaw kayo, kasi kayo po ang mag-e-edit nung Shopee Pay nyo. Pero nandito rin po sa isang page yan ni Shopee. So kung... Kasi dito sa amin, ano bang ano sa atin? Paymaya, Chicas, Palawan... Saan namin siya pwede ma-encash just in case? Halimbawa po, pumasok sa Shopee Pay nyo, isesend nyo lang po yun sa GCash nyo. Meron namang isang libreng send per week. So kung may pumasok sa inyo na pera dito kay Shopee Pay, isend nyo lang po sa GCash nyo and then pwede nyo nang ma-cash out yun. Either GCash nyo isend or BDO, BPI o kahit anong banko po na meron kayo. So, ganun po siya. So, lahat... Diyan din namin, sir, matatrack sa finance yung... Order yung po. Opo, income nyo, sir. Income nyo, andyan din po. Gaya po nito, oh, may pumasok sa aming kahapon sa kanya sa store niya na dalawang order. Yung dalawang order na po yon, may kita niya po dito sa ilalim yon. Ayan po. So, itong 2 days, then may kita niya po yun sa my order. Ayan po. So, ito daw po yun. Nandyan na lahat ang order. Ito daw yung mga isi-ship na na order. Ayan po. Yung 500 pesos, yung crochet. Yan. Ito naman po yung mga na-ship na o completed na. Ayan. Green leaves, 486, 239, cotton candy, food color, 180, yan po. So, sa inyo po yung lahat lang nangyari sa account nyo. Ngayon, kung may na-return o na-refund, andyan din po yun. Kung may i-contest ka na nangyaring di mo nakuha, andyan din po yun. Kung may na-cancel, andyan din po. Pay delivery, andyan din po. So, lahat po ng nangyayari sa store nyo, kayo po ang nakakita. 1,850. Hindi, hirap sa inyo. 1,850. Ah, ito po. Bali, ibinalik po yan lahat. Kasi po, sa JNT po ito eh. May ka problema kay JNT. So yan sir, na-refund ng, ano, ng store? Ah, binalik po namin sa store owner. Ah, okay. No. Kasi yun na pinaka risk naman. Anyway, business talaga ay may risk din naman. Yun po, kung sila po yung bumili nito, wala pong mag-back sa kanila nito. Sa kanila na po, sila na mag-shoulder. As of now kasi sir, di pa naman kami milyonaryo. Siyempre yung 1,850. Pero, laki na pag hindi na-refund sa amin. So, ibig sabihin, lugi na agad yung store. Kung sasabihin nyo po yung store, eh kung mas money maker po kayo, parang naka-insured yung mga produkto nyo. Saka ito po, kung bibilin mo ng isa-isa po yan, kailangan mo na mag-capital lang 1,850 kung ikaw mismo yung nagbebenta sa store mo. Sa amin po, yung 1,850 na yan, babayaran mo lang pag nabili na sa'yo. So, hindi mo kailangan maglabas ng malaking halaga para magkaroon ng business. Kasi ito po, kung yung mga hindi po naka-money maker tapos bumibili sa kumpanya namin ng mga food color na yan, nilalabas po talaga nila yung produkto na yan kahit wala pang bumibili. Okay po. E sa money maker, ibenta mo na muna, saka mo bayaran. Ganyan po siya. Pero kung titignan nyo naman po yung mga completed nito, 15 days pa lang po yan. Ayan na yung mga benta. Ayan, 838, 838, 163, 3,258, 8 na food color lang po yan. Ang remittance po nito nasa 2,000 lang. So yung 1, 2, kanya na yun. Yan, 486, 158, 16. So kaya nilang kitain po yung mga ganitong produkto. O kaya nilang pumasok sa kanila yan nang hindi sila naglalabas muna ng initial inventory. So yun po yung kagandahan kay money maker, di mo kailangang mamuhunan nang wala pang bumibili. Yun po. So medyo mahirap lang i-absorb sa umpisa lalo na kung di ka sanay mag-online, pero marami na pong kumikita. Nasa sa atin na lang po talaga kung gusto nating sumunod. Ayun po, question po.
Tanong pa? May tanong pa kayo? Wala. Oo, syempre doon sa Luzon pa. Sa Luzon pa kami galing. 5 to 6 days. Sa Luzon, 5 to 6 days pa na rin. Yes. It's sibuyas. Mahal ang sibuyas dito. May tanong pa. May tanong pa ba, Melena? So sir, kung mag-re-register kami, ang mga series ba ng mga series ng orientation? Ano yung tawag ba ng mga... Ay, yung teaching po ba ng iba't ibang mga activities na gagawin dyan ay mga anong oras nilalagay o mga anong araw po? Bali po, pag nag-register kayo, one-on-one po muna tayo. Hanggang mabuo po yung store nyo. So, one-on-one, tatawagan po namin kayo sa Zoom, bubuin po natin yung store nyo, iche-check namin yung SIM card nyo kung ginamit na, and then papipiliin namin kayo kung anong logo yung gusto mo. Pwede pong kayo gumawa ng logo, tuturuan namin kayo mag-edit. O pwedeng kayo po ang gagawa. O kami na po yung gagawa. Okay po. Ngayon po, kung wala talaga kayong time mag-edit, wala kayong time ayusin yung mga produkto, meron naman po tayong mga virtual assistant na pwedeng gumawa nun, kaso may bayad lang po sila. Ngayon po, 2 piso po per produkto, i-edit na po nila yung item. Ganyan po siya. That's all. Yun po. So for sir, kung magre-register kami, sa'yo na din kami mag-ano? Ayong magpipill out lang kami ng ano? Opo. Itatype lang namin yung www. Okay lang po kaya kung gawan ko po kayo ng chat group ngayon, ng Palawan group, parang Moneymaker, tapos church name po. Para okay. Pwede po kaming makontakt doon. Tapos ilalagay na rin namin sa website. Para doon na lang yung link. Apo, nandun din po lahat ng link. Sige, sir. Okay po. Tapos... Si Pastor Villar naman nakakakilala siya. But for now, magkakilala na tayo. Alam naman ni Pastor Villar ang baking siya. Alam naman ni Pastor Villar ang baking. Sige po. Gawa na lang po siguro ng GC, sir, para mag-i-add na lang namin yung mga gustong sumali. Tama ba, sir? Okay po, yes po. Magkaroon ng supermarket para online supermarket or department store para syempre yung mga nandoon sa GC ay yung mga ano lang din. Bali po, last year po, naka-close po tayo sa mga non-Christian. Pero kinausap po kami ni Bishop na paano naman daw natin aabutin yung mga unbeliever. So siguro po basta na ba-Bible study nyo yung unbeliever or natuturuan nyo o willing makinig kay Christ, pwede po natin silang isali sa GC kung interesado sila. Basta po natin, cell group natin o alam natin in spirit kakilala natin. Okay po. Kayo na sir ang gagawa, sir, ng GC. Sige po. Tapos, bigyan nyo na lang po ako kung sino ang i-admin natin. Okay po. Shai. So, ano sa GC? Kaya na magawa, Kayo na po sir ang magawa, tapos i-add nyo na lang po si Pastor, si Shai Bago. Sila na lang po mag-add sa amin. Okay po, sige po. I-admin ko na lang po si Ma'am Shai saka si Pastor. Naan po, sige po. Okay na po, wala na pong question? Wala na po, sir. Maraming salamat po, pasensya na late po kayo sa akin. Sige lang po, kami rin ang may problema yung aming ano dito. Thank you po, baka po this year makadalaw po kami ni Bishop dyan. Saka yung buong team po. Thank you, sir. Po. Salamat po. Yung mga magbubukas ng supermarket at saka department store.
Opo, next year po, kasama na tayo sa 1.8%. Well, amen agad. Amen agad. See po. Thank you po. Thank you, sir. Salamat po.